Ika nga ni Otolus, we have a Champion Ocean. Hindi Champion Pool, guys. Champion Ocean. Champion Ocean. Yeah, this is gonna be game number one. So, pasok muna tayo sa Jeff, mga kaibigan. First two bands will be a Corky. Corky, and of course. A Camille. Because Liabi Sports talaga ang taas ng Corky, Corky picks nila. Most of their games, nalo nila is that off with Corky. And of course, the Rakan. Madam Yuho, kung nakita, malamang nakita natin yan. Yung Rakan, the follow-up ng charm, ng quickness. And also, it's either Rakan's quickness or charm. Follow-up by Moonfall or Moonfall muna and then saka papasok si Rakan. Symphony of Skills, yun lang. Liabi Sports. But then, Omega Esports, isisecure nila dito yung Gragas. I'm most likely that's gonna go over sa mid lane. Mm-hmm. Since nakita naman natin kanina na Liab, they run a very good Gragas composition. So, agawan na lang muna. But that leaves Akali and Lee Sin sa Liab. Okay. Kaisa too. Oh yeah, Diana. How can I forget even? Diana ang napunta sa Liab dito in exchange for that Gragas. They can go with ADC support if they want to or mag-secure na agad Kaisa ng... Kaisa Brom? Yeah, open pa din kasi talaga yung mag-jowa. Kaisa Brom, pwedeng kunin dito ng Omega Esports. Kanina kasi naban si Brom on the second game, man. But Akali. Akali is open. Akali nga naman, man. Really looking forward sa Akali ni JLC. Will it be yung norm natin na napakasakit like pure magic yung kanyang mga items dito? Or the bruiser Akali, the tanky Akali na pwedeng ipaulit ni JLC? I think it's gonna be the Bruiser Akali. My money's Akali. Kasi kahit kahapon, yun yung nakita natin eh. But Saya, being hovered over by Liab, meron siyang one game win that kind of convinced me. But gaya nga nang sabi mo kanina, it's not enough. Kulang pa. It depends. It depends kasi. Pag magro-roll ka ng Saya, I think may kailangan kang ma-met na certain conditions sa lineup nyo. Kasi Saya alone can't win games. Di katulad ng Kaisa na talagang totally secured ka sa late game. Kahit kasi Saya late game, yes, andun yung damage. Pero when it comes to surviving by herself, I don't think na kayang-kaya niya. But then again, we have sa side ng Omega Esports and Ajana for the counter-engage nga naman. Kasi papasok yung lineup ng Liab Esports dito, especially that Lee Sin. Pwede sa mga delicates, pero mukhang may sasabihin ka, Madam Yuko. Nakita mo yung ano yung unfiltered face ko eh, no? Oo nga eh. Okay, so it's gonna be a Gragas mid, tapos Akali sa Baron lane, and you have Vi on the jungle. Para medyo nawindang ako kasi parang wait, pwede kasi may chance kasi na mag ilagay sa jungle si Gragas. We've seen different teams do that. Not on Omega though, but that's a chance. Pero yun, ano, nawindang lang yung katao kanina. And last pick, uy, Singe. Madam! Yeah, this is a Singe. Coming from Liab, ha? I'm not sure kung Singe na to is kukopyahin. Yung mga ginagawa ni JLC and also yung itemization dito ni JLC na makunat-kunat na Singe na totaling nakaka-survive siya kahit anong iba to mo sa kanya most of the times. But then again, it is what it is sa execution man yan. Sa composition, actually, hindi ko talaga gusto yung Saya pick, pero probably kapag nanalo to, I might regret it later again. But then again, when it comes to the composition, mas may lamang kung iimano yung Symphony of Skills dito ng side ng Liab Esports if they will have enough damage, si pa ni Lee Sin, and then or throw dito ni Singe and then follow up by Diana's Moonfall, or probably si Diana yung pwedeng mag-hold and they have the Brom to counter-initiate or disengage. They have it all. For the side of Omega, medyo very very light lang ako. I'm not really sure with Vi kasi pwede kasi siyang pumasok, but then again pwede siyang maging suicide mission. Siya lang yung pwedeng pumasok dito. Yes, there's Akali, pero hanggat hindi kasi yung frontliner ng side ng Liab, and may Brom sila by the way, so medyo delicates yung pasok dito. But I hope Liab may execute nila to ng maayos. Yan ang ganda din kasi talaga ng draft nila. I'm actually thinking about yung mention mo na mas may initiate potential yung Liab. That's true because if you're gonna compare Vi and Lee Sin, mas mobile and mas madulas si Lee Sin when it comes to trying to go with the pickups and makuha lang niya dito, let's say, stronger. We've seen how amazing he was in Janna. I will not be surprised kung i-prioritize siya ng Liab or maybe even Kaisa. Akali, medyo kaya pa niyang i-burst down si Lee Sin if she wants to, if JLC wants to. And gusto ko din makita ko ano yung gagawin ni Nyx dito. This is the first time I've seen him lock in that champion. And let's see how things are gonna pan out. But kung usapang mid laners,
Gragas and Diana. Early game mas may harass si Gragas, but that's just me. That's just my opinion. Pero pag usapang mid to late game, boy, run away from Diana. Yeah, indeed, indeed. And Gragas kasi kailangan niyang nakita natin time and time again yung Gragas ni Arise dito. Kaya niyang i-sustain, i-sustain yung kanyang lane dito all throughout the game. Pero enough of us, more of them, Omega Esports, they have Esports. This is their first game on the second series ng ating South Luzon. Huling pagharap nila to, Madam Yuko. Yes, kasi ibang teams na ang maghahakap for our last series. So might as well go all in. And guys, kung sinabi namin yung teams, they have to go all in. Kaya din naman, mag-all in na kayo sa pag-share. Invite your friends. Sabihin nyo, uy, supportahan naman natin yung dalawang teams ito. Kasi ito talaga yung, well, silang dalawa yung Team Secret and Next Play dito sa South Luzon. Kasi sila talaga yung rivals. Sila yung top 2 ngayon eh. Kita mo yung ginawa ni Exocen doon. Hindi, wala siyang clear vision na nandun itong si Vi, nandun itong si Impressive. Binato niya man ng buwan para lang maka-KS somehow doon mga maliliit na wolf fittingy or wolf nga ba yun na nandun sa may gilid. Pero para medyo mabawasan yung nakukuha ni Impressive. But then again, Omega Esports 2-1-1 ang kanilang laning dito. Habang 2-1-1 din, Brom will be at the top lane to support itong si Singe na nakay Nixu as of now, habang 1v1 JLC and Gambit sa may bottom lane natin. Iniwan nilang mag-isa si Gambit dito para makapag-farm with hopes na mas mabilis yung pag-online niya. That's good. And kayang-kaya naman mag-survive ni Saya against Nakali kasi siya faster wave. Yung nakapas si Arise, sinabal ito, was able to flash up though. It did connect pero mukhang hindi na siya papasukin ni Miggy dito. Kalma na lang. Pero bakit lumalapit si Arise kay Diana? Great na great ka, sir. You have Gambit here just getting the honey fruit. Heal na lang muna and balik tayo sa katahimikan sa mapa. Yeah, and I think 1-for-1 din ang makukuha nilang Scuttler for both teams natin. You know, uy, Exozen, medyo napalalim yata siya dun ha. Medyo dugu-duguan itong Exozen at mapo-force siyang makapag-recept. Well, hindi naman pressured yung lane niya. And I think makaabutan niya pa din naman yung waves. But going to the bottom lane, nakikita natin JLC mas lamang siya in terms of the XP. Meaning Gambit, he's not doing too well at the bottom lane, Madam Yuko. That's true. Mamukha ang hindi maganda yung pressure na ginagawa ng katapat niya dito. Was not able to get the early, well, early game pa rin naman ngayon, but was not able to get the jump start na he needed. Pero wait, ito naman sa Baron. Ako po, nakapag-flash naman si Nixon. That's gonna be a airborne and that's gonna be the first blood being secured by Omega. Yes, may exhaust, but still, they were able to get the first blood. Tol, si Impressive talaga. Ano ba yun? Oo nga eh. Kumunek, man. Parang ano eh, Impressive. Kung paramihan ng pang-montage dito, man, ang dami ng pang-montage ni Impressive, honestly. Tama, napakadami niya nang pwedeng ilagay. Siguro, pwede na abot hanggang episode 10 mahigit kung gagawa siya dito ng montage episodes niya. Pero, that's a nice pick-off coming from the side ng Omega Esports. Ang napapansin ko lang dito, as for now, sa Liab Esports, si Exocen lang yung medyo nag-overextend talaga. Though hindi naman actually over-overextend. Tinry nilang i-pick off etong si Arise. But Arise, being so wise, talaga nag-back away siya doon. Wala pa nakukuha na first blood dito yung Liab. And medyo hindi ko napipil yung aggression ng Liab gaya ng ginagawa nila kanina sa side ng Execration. I think medyo nag-iingat din sila. But then Omega Esports, pinipressure nila pabalik gaya nga nung ginawa ng last may top lane. Pero bottom lane natin, madam, mukhang may nag-group up. Naku po, EXO being very, very low was able to flash out though. And highlight ko lang na yung lineup kasi ng Liab, scaling composition siya. Kaya kalmado lang sa mapa. And also gusto kong i-shoutout, I mentioned Next Play kanina, si Joshy nandito sa Tagalog stream natin. What's up, tol? Bakit ka nandito? But First Dragon is gonna be up in 13 seconds. They did try to go with the gank kanina. That's why si Brom sabi niya, nope, protect. Kaya ko yung ADC ko, balik tayo dito. And in return, ang ating Baron lane, sila na po ang naghaharap ngayon. Yeah, kailangan nila mag-prepare for that dragon. Kaya bumaba na rin dito yung mga marksman natin. And I think on the way na rin itong si Impressive after that buff. Pero bottom lane natin, mukhang may nagpapadala ng tornado. That howling gales though, stronger. Alam mo kahapon, master of the match si Stronger. Parang gusto niya ngayon din eh. Pero bottom lane natin, Madam Yuko. Tingin tayo sa baba, mga kaibigan. Void Seeker did connect, but I don't think Omega is gonna commit. But Liab, sabi nila, sige, bait lang, go lang, bahala sila dyan. Basta tayo the dragon Arise is there though. Nagtapon na ng isang barrel. Mga tol, shot muna o alak muna. But JLC,
for sure can flip Ping Pop. And hindi pa makapasok yung Omega dito. Pwedeng kaya siguro dahan-dahan yung pag-take ng layup kasi they know mayroon pang Howling Gale dyan from Janna. Lumalapit si GLC, kinakabang Rask na video. Oh, may Ping Pop by from pero na-steal na naman ni Impressive ang Dragon dito. And layup, they want to go with the fight. That's gonna be a beautiful disengage coming in from Stronger. Nag-ultimate na GLC, sumasya din sa Getty. That's a beautiful smoke pero mukhang yung poison dito ni Nixu. It is gonna be enough. They have one kill and they're able to take the Dragon, so I think that's a win kay Omega. Yep, Miggy na nakaalis doon. And Impressive! Plus one episode na naman sa kanyang episode of Steals. And also Mega Esports, they will translate that team fight na yung panalo nila into a tower push din. Not only na nakuha nila doon yung Drake, but also nakakuha sila agad ang first blood turret natin. Rip Herald, babangon na yan later on. And talagang 10 bits ako sa damage ng isang Saya, man. Not kay Gambit, pero sa isang Saya talaga. And so far, Nixu, hindi pa siya nagiging... I mean, sana good i-compare talaga yung cinch ni Nixu dito. Pero top lane natin, JLC, Madam Yuko. Winter's Bite did connect, but nope, that's not gonna be enough kasi nakapag-disengage naman agad si JLC. And you talked about Gambit kanina. I do agree. Pero parang kaya siguro kinuha ng Liab si Saya is because if Ekuzen jumps in with the ultimate from Diana, perfect yun for Saya's Featherstorm. Then again, kailangan ma-set up nila yung mga team fights. And guys, may smite na si Impressive. I'm just gonna throw it out there. Because Father of Dragons, hello, that's this guy. That's gonna be the boys you're connecting. Naku po, Explosive Cast, kumonek dito. But that ultimate is not gonna be enough. Na-cancel rather, that's gonna be one dead Exosense. So may mid lane and Impressive. Sige tol, bala kayo dyan. Nawala si Exo, okay, nawala ang Rift Herald. Kasi nakuha ko na, they can summon that most likely sa Dragon or sa mid lane. Well, they can go with the Baron lane too if they want. But yeah, Miggy, kuha na lang muna ng buff dito. And that's very slow paced, but smart from Omega. Yep, indeed. And Liab Esports, nilibang lang, nagpalibang naman para manakaw nga, maisahan sila doon. Impressive na busy lang mag-referral. Definitely, eto mamaya, gagamitin ng Omega Esports panggulo na naman kapag ka nag-respawn yung Dragon natin. Kasi nakakuha na naman sila ng dalawang turret dito. And the isa na lang naman yung turret na outer turret dito ng side ng Liab Esports, which is on the middle lane. Then again, Omega going smooth sailing na naman sa kanilang mga rotation and wala pang nababawas sa kanila. Mukhang allergic sila sa death. As for now, yung Omega Esports dito, madam. Timelapse was able to take out two bars from Gambit with just one IK Ethan Rain. And that hurts. Like, silip muna tayo sa itemizations. Oh! Makes sense. May Bork na pala siya. That's why she hurts. Just Bork. Almost 8 minutes in. Sure. Also, analysis aside muna, mayroon ako nakitang comment, nakita tawan ni Arise na yung naagawan daw siya ng pagkain ni Impressive. Natawa ako na bakit. Guys, kawawa naman si Arise. Nagpo-post lang naman para sa player highlight bot na nakap dito. Si Mukaito Boy, he's a prom, being very tanky, but wala pa rin fights. I believe Omega did try to do something there, but sabi nila, wag na lang, pilit, malayo pa si Impressive. And next, Jake will be up in 27 seconds. Yep, kay konting hintayan na lang muna tayo sa Drake natin dito. Pero ang napapansin ko sa Liab, mukhang dinidictate na naman yung location dito ng side ng Liab. I mean, napapansin ko sa Omega Esports, dinidictate na naman nila yung location dito ng Liab Esports. They were going for the pressure at the top lane kanina. Nung nakita nilang paakyat dito yung Liab, sige, tara reset tayo. Pinaglalaruan nila yung position dito ng Liab Esports . Minamind games nila and then later on, saka sila papasok kapag ka nasa right position na yung Liab to assault itong Omega Esports para ma-assault nila perfectly and freely yung Liab Esports. Now the Dragon is up, nagkakapwestuhan na tayo dito, pero I think mukhang magkakapitigan sila ng ilong dito sa may middle lane, madam.
ilong at tenga. You talked about, yeah. You mentioned the word assault. Yung mga assault and battery naman dito, mm-hmm. ni impressive, very impressive indeed. But okay, hiwalay muna yung Omega. Si Stronger, hindi talaga iniiwan si Timelapse. So parang, tol, I got yeah, you. Yeah. Hahampasin ko sila ng payong. Mayroon akong cloud dito, bubulagin ko sila. Voidseeker, ooh, wow, okay, that's one bar down just by using the Voidseeker. Timelapse, feeling ko kailangan nang i-penetrate ng Liab yung backlines eh. Kailangan ma-takedown na yung ADC. But how will they do that? Do you have a Gragas and you have a Vi na very sturdy frontliners? And ito yung pwede nang gawin. Try to go with the pick-off at nakapag-flash out si Arise. Wala nang flash si Arise. That is a Gragas. So that's something Liab can utilize on. Yeah, indeed. Information yan na pwede nilang magamit dito. But then again, meron pa rin siyang explosive cast. It's not about the flash, it's all about the explosive cast na pwede kang madisposition as a Liab. Ngayon, sinisimula na lang ng Omega yung ating Dragon, madam. Will they be able to take it though? Kasi apat na members ng Liab na nandito. XMP, Zinon, ako lang muna. Ako napakasabilang pumasok dito si Impressive. Look at that initial coming in from Omega. Lumayo ang apat na members ng Liab dito. Tingin sa may bush. Tapos nabihin na kami airborne. Pero nakapod, bigla na burst down din si ating mo Diana dito. JLC going in the move. Look at that 5-point strike. But he got bursted down by Gambit. Humbang pawid ng ating mo saya dito ay Caitlyn Reid. Kumunik lang sa Rip Scuttler. But Timelapse, he still wants to give it a go. Are you gonna give it a go though? No. Okay, buha na lang muna ng turret, but kahit ako, nagulat ako sa initiate ni Impressive doon. Like, dude, no one in the right mind would do that, but it's Impressive, so I understand. Yeah, it's Impressive. Kaya, iintindihin na lang natin na it is what it is. Pero kita may ginawa doon ng Impressive, pero nakita din natin, men, bakit ka nandyan mag-isa, saya. Binangga, yes. Inipit ng tiyan, hindi nakahinga, nasopokit sa may ano. Sa wall, etong si Kuya nyo Gambit. But going back dun sa ginawa ni Impressive, after that assault and battery, flash away agad siya, move away agad siya. Alam niya kasi ang kasunod dun is going to be yung Fissure. Neto ni Miraita, though may natamaan siya dun sa may bandang likod. And also, after those teamfight, JLC, hinuhold niya lang naman yung apat. Yes, namatay dun si JLC, pero yung time na ginugol dun ng Liab Esports just to shut down etong si JLC, may madam. Yeah. And sobrang hirap din kasi like, you saw 3 champions na yung sumusubok na kumuha sa kanya kanina. But napatay naman siya ni Saya. Okay, let's meet the blast cone being used by Omega. Marita boy, coming in just at the right time. May ultimate siya so he can go with the initiate. Pero kasabi ng Omega, sige, let this go. Reset na lang. Try to lead them sa may mid lane, which is a very good lane for them to try and start a fight. But reset na lang muna. Okay, time lapse. No? Okay. Nag-shield na lang din muna dito, Eye of the Storm, para lang maging safe ang kanyang ADC. Ectocell mag-isa sa baba dito. Nakapag-push naman siya ng lanes. That's good. Keep the minion waves walking in. Oh, kompleto na yung stasis dito ni Timelapse. Medyo na meron na siyang pang-survive kung sakaling ma-caught up. Maybe ma-caught up siya kay Exosense, Moonfall, or sa Dragon's Rage dito ni Miggy. Or, ang pwedeng gamitin dito ni Timelapse, Killer Instinct, Normal Attack, I Can't Rain, and then Patigas ulit. And then, let the rest of the Omega Esports follow doon sa behind enemy lines nila. Gaya ng ginagawa niya from the last time doon sa laro nila. But anyway, mukhang may nagbabagyang bagyo sa middle lane, Madam Yuko. Yun na yun, feeling ko yung purple smoke na nanggagaling kay, kay Nixu. Pero hindi tumuloy yung ulan kasi mayroon tayong tiga, yung mayroon tayong weather forecaster dito, which is si Janna. But Nikki got caught out there and Snake is popping in just in time for impress. Naku po, nagtapon din ng cast dito ang ating Gragas sa kapag-flash out yung isa. Pero ako si Nixu, naku po, nahabol dito. No. Paalam muna kay Nix, one person, one champion from Liab Esports is down and okay, mukhang sabi ng Omega, let's go. Baron na, yeah. Pwede na yan. Exosense, mananakapain. Dito lang ako po, nag-healer instinct pa pasok. Nasi being popped by Exosense. Nag-status na nga. Nasi be defender storm being popped by Saya. Pero ako napatay ni Janna dito si Diana. Pumasok pila. Dito ako po, nag-root ang gandang position yung ginagawa dito ni Saya. But what are you gonna do? Pag mayroon mga bigla sumasang pulse, pag bumukha mo, Arise does jump in. May GA na nga. Pero ako po, napakasakit talaga ng damage dito na nalalabas ng Omega. It was enough for them to push back Liab. 2-3 champions down, 1 turret down, and no one died from their side. They can try and do it. They can try Baron, pero hindi. Stronger be like, tal, sige, go lang. I've got you. I got your back, man. I've got Moonsoon here. Tapos,
talagang nag-dive in dun sila sa may turret, second tier turret yon, talagang nag-go all in dun yung side ng Omega Esports and very well commended. Arise, piling-pili, men. Nasa likod na likod yon si Saya, si Gambit. Binangganan yan chan, men. Confident siya na meron siyang mga kasangga dito na susunod sa kanyang decision, and that's one of the strength talaga ng Omega Esports. Talagang alam nila when to go in and when to respond. Ang bilis talaga din ng response dito ng Omega Esports. Kapag may pumasok na isa, tol, sige, go lang. Andito kami lahat. Pero middle lane natin, Madam Yuko. The Houndgill is not gonna connect. Also, gusto ko lang sabihin na, di ba, yung nagdaya na si Arai, sabi ko yung ultimate kasi, circle, parang logo ng Omega. Ngayon, tol, yung chan ni Gragas, yun naman yung logo ng Omega. Kasi bilog din. Chan ni Gragas. Yeah. So we have four champions trying to take impressive, pero here comes GLC. Hello! 5 points ay ko, ako pananakap dito, but he was in three way right there. Ako pananakap, maganda shield coming in from right away, pero at what cost, mga kaibigan! Last minute din, he was coming in. Nawala na nga si Akali dito, pero tingin pa sa likod. Ay, ako pa, napakasamit pala ni Gambit dito, impressive, trying to get away. Kaisa gets bursted down. Ngayon, sinig siya sa frontline, nag-sheet, well, nag-heal rather, muna si Impressive and Omega, sabi na, wait, two champions are down, that's Nakali and akala ko titigil na si Impressive, pero mukhang hindi pa pala. They should disengage kasi dalawang main damage dealers are down. You know what happened there, Madam Yuko? Lumaban dito yung Omega Esports sa may Tri-Bush, wherein wala silang vision. Habang Liab Esports, naka-stay sila or most of them sa loob ng Tri-Bush. Omega Esports daw walang nasa loob or papatchi-patchi lang yung pagsilip nila sa loob ng Tri-Bush. Wala silang vision eh, basically, doon sa Tri-Bush na yon. And Liab Esports, nag-lean sa kanila yung teamfight na yan. And this time, they're gonna be able to take this dragon without any contest sa side ng Omega Esports. Space created for Liab and they were able to utilize that. And walang naging kapalit yon sa Omega. So, looks like Liab, ito na, nagsiskill na, gumigising na sila. It's 16 minutes in, and sabi nga natin, Skomto, Migi, enough damage, nakakapag-initiate na din, Gambit naman, although inaabot siya lagi ni JLC or ni Arise or Timelapse even at some point. Yep. Masakit na din naman si Gambit dito. And yung mga Feather Strike, tsaka yung mga root niya, on point, men. So, for ang ganda na nakikita ko sa Saiyan na to, ah. Yeah. So, sana lang ma-continue ng Liab to up until the end. Kasi if mapawork nila tong Saya in this lineup, man, mas mataas yung chance na talagang mapili si Saya furthermore. But then, di pa masyado napapatunayan na, yes, on point nga yung mga root neto ni Saya. Pero again, with certain conditions met para maipasok mo yan. But then, Omega Esports, medyo tatahimik-tahimik muna sila dito. Going back to the farming, up lang naman yung baron natin dito. But I guess, mabawasan nila yung Liab Esports dito, dalawa, tatlo, or even mapatay si Migi, pwede sila agad mag-baron eh. Tama. And feeling ko, baron na talaga yung minamata ng dalawang teams natin. But, okay, wag kang pumasok. I know, aggressive si Timelapse, but please don't. Kinabahan ako doon. Kasi, ang instinct ko, tuwing kumukha na yung Voidseeker, yung mga players natin, killer instinct agad, pasok agad. Diba? Pero mukhang kinalmahan na lang muna yung Timelapse dito. Arise, minding his own business. Exocen, relatively enough bars for his health para makasurvive, I guess, but still yung damage kasi nilalabas ni Akali, ni JLC any Timelapse dito, kailangan talaga bigyan ng respect anong team ang luluhod sa kabilang team, who will bend the bit alongside right the boy bilang medyo napalayo sa team niya si JLC doon. 5 points strike on the top there as well. Omega Esports already giving the Baron a start. Liab na dyan sa Geddy, pero sabi niya, okay, disengage lang muna. I cave in rain. That is Morita boy on a Braum, but was able to take down a huge amount of his health. Yeah, tipak-tipak yung damage dito, pero Howling Gale, magkukunik ba? Hindi. Mukhang hindi nila pahahabulin ng sagad-sagaran yung Liab dito. Mega Esports, kinitiktikan nila yung location dito ng Liab Esports. Kanina, they went for the Baron, knowing that etong si Nixu nasa bottom lane pa. And now, Omega Esports, gagawin na naman nila yan. I think nakikita ko na ginagawa dito yung Omega Esports eh. Pinaghihiwa-hiwalay nila yung Liab Esports. Uh-oh. And then kapag ka nasa right position na kung saan man gusto ng Omega Esports yung ma-minus one on the group up Esports, saka sila magte-take ng Baron. Now, kapag pumasok yung, let's say, tatlo coming from the side ng Liab Esports, coming from the side ng Liab Esports, pwede na lang i-go in eh, kasi lima sila at that moment, kasi kung may information ka na nasa bottom yung isa, nasa top yung isa, and then tatlo remaining sa middle lane, naman kayo, pwede nila mapatay yung tatlo and then the rest
history na lang. Tama. And if ever try man lumapit or parang mag-round nung teammates, matagal pa bago, matagal yung travel time or parang ano, walkathon nila bago makapunta sa lane where they try to go with the initiate. And dito natin makikita na grabe talaga yung high caliber kind of place ng ating ano ba to? Ito talaga yung ano eh, yung frenemies sa South Luzon. It's impressive. Nasa unahan na naman. Pero wait, ako pa, may bilang pumasok dito. Will it be enough? Tingnan natin. Stacy's all around. Na-ultimate na kami dito si Bronco. Ako na knock-up strong. Yung napagandang hit. Double na-cancel dito. Ate Masaya, Kaisa was able to take down that cinch. Though, pero ako pa, naka-double kill na nga siya dito. Jay being popped there as well. Pero pagpasok mo, hey, oh, goodbye. Triple kill coming over pa kay Timelapse. Marita Boy was just forced to go back kasi napalayo siya, na-isolate siya doon ng Omega. What is unbreakable? What is stand behind? What is Winster? Winter's is Bite? Jesus? Kung malayo ka naman sa teammates mo, that's me, A-hole. At the well, and whoa, that's cute! Okay, I can clip that. Okay, cute! Okay. I'm so sorry, I got distracted there, but that's gonna be game number one going over to Omega. Marita Boy! Huy! Liab ka, but that's cute. Yung sinamahan mo yung ano, yung Omega.